Magandang gabi po sa lahat ng tagapakinig nyo. Nakahiligan ko na ang pakikinig sa channel nyo mula nang mapakinggan ko minsan ang isang video nyo. Talaga namang nakapulot ako ng aral mula sa nagbahaging sender. Kaya mula nun, inaapangan ko na talaga kung may mga bago kayong upload na video. At para na rin updated ako, kaya nag-subscribe na ako sa channel nyo. Itago nyo na lang po ako sa pangalan na Kevin. Kasalukuyang nakatira dito sa Malabon. Pero dati ay sa probinsya talaga ako nakatira. Ibabahagi ko ang kwento ng buhay ko para magbigay din aral sa inyo. Gaya ng ibang letter sender. Sisimulan ko ang aking kwento nung panahon na nasa probinsya pa ako. Tahimik at masaya ang buhay sa probinsya. Wala pa kaming ganung kapitbahay noon sa lugar namin. Oo nga pala, nakalimutan kong sabihin na may asawa na ako. Itago na lang natin siya sa pangalan na Tisoy. Mahal, may bago na tayong magiging kapitbahay. Pagpapalitan nito sa akin isang araw. Talaga? Mabuti naman, para magkaroon naman tayo ng bagong kaibigan. Nakakasawa na kasi mga kapitbahay natin. Sagot ko naman kay Tisoy. Oo nga mahal, balita ko pa taga Manila daw yung mga yun. Sana nga ay makasundo natin. Wika ni Tisoy. Oo yan mahal, huwag kang judgmental. Sabi ko naman sa asawa ko. Ilang araw lang ang lumipas, ay nagsimula na ang paggawa sa bahay ng aming magiging bagong kapitbahay. Doon na namin nakilala si Reniel, di niya tunay na pangalan. Siya ang padre de pamilya ng pamilyang lalipat sa ginagawang bahay. Agad namin itong naging kaibigan ni Tisoy. Mabait si Reniel at mukhang mabuting asawa at ama. Pare, mukhang malapit na matapos ang bahay natin ah. Pati ko dito isang araw habang nakamasid sa bahay nila. Oo nga mare, malapit ko na rin maiuwi ang magiin ako dito. Makikilala niyo na rin sila. Masayang sabi naman nito sa akin. Ilang buwan pa nga ang lumipas, ay natapos na ang bahay ni Narinia. Unang araw nila sa bahay, ay nakilala ko na agad ang misis niya. Naitago na lang natin sa pangalan na Leia. Katulad ni Reniel, ay approachable din itong tao. Mabait at madali din pakisamahan. Nang magbabless sila ng bahay, ay pinabinyagan na din nila ang bunso nilang anak. Kami ni Tisoy ang kinuhang ninong at ninang kaya naging magkumpare at kumare na talaga kaming tunay. Mas naging matalik pa kaming magkaibigan ni Leia. Sa tuwing may di sila pagkakaunawan ni Reniel, ay sa akin siya naglalabas ng sama ng loob. Ganon din naman ako, pag kami naman ni Tisoy ang may problema. Hanggang isang gabi, may inamin sa akin si Tisoy tungkol kay Reniel. Mahal, may sasabihin ako sa iyo. Pero huwag kang maingay kay Leia ha, sabi nito sa akin. Ano ba yun? Pagtataka ko namang tanong dito. Si Reniel, may babae siya, taga dyan lang sa kabilang barangay. Pag-amin nito sa akin. Ha? Nanlalaki kong matang sabi. Nagulat kasi ako. Buong akala ko ay matinong lalaki si Reniel. Pero, mali pala ko. Oo mahal, pinakausapan ako ni Reniel na huwag ko sabihin kahit kanino. Pero dahil asawa kita, sayo ko lang sinabi. Wika pa nito. Nako Tisoy, baka pati ikaw may babae ka na din ha? Patay ka sa akin. Pagbabanta ko sa asawa ko. Nako Given, kilala mo ko. Wika nito. Tama naman siya. Kahit mag-boyfriend-girlfriend pa lang kami, ay never ito ng babae, kaya malaki ang tiwala ko dito. Tulad ng pakihusap sa akin ni Tisoy, ay ganun din ang naging pakiusap sa akin ni Reniel na huwag ko sasabihin kay Leia ang nalalaman ko.
Sinabi kasi ni Rainiel na pinaperahan lang daw niya ang babae niya. Nakikita ko naman sa totoo ang sinasabi nito dahil palagi itong may uwing groceries. At saka inaabotan din niya kaming mag-asawa sa mga naiuwi niya. Opo, kahit mali ay kinonsinti ko ang pambabae ng kumpare ko na si Rainiel. Isang araw, nanggulat ako sa sinabi ni Leia sa akin nang puntahan niya ako sa bahay namin. Mare, sa tingin ko ng babae si Rainiel. Sabi nito na animoy sigurado siya sa kanyang sinabi. Bakit mo naman nasabi yan? Pautal-utal kong tanong. Wala naman mare, malakas lang ang kutob ko. Diba ganito naman talaga tayong mga babae? Madalas kapag kinutuban tayo, tama ang hinala natin? Hindi ba niya sinasabi sa inyo kung saan siya pupunta sa tuwing hinihiram niya ang motor niyo? Mahabang wita niya ni Leia sa akin. Wala naman mare. Basta sabi lang niya may pupuntahan siya. Sagot ko kay Leia na hindi ako makatingin ng diretso dito. Ganun ba mare? Sige, basta pakiusap ko sa'yo. Pag may nalaman ka, sabihin mo agad sa akin ha? Sabi pa nito bago umalis at lumabas ng pinto. Naiwan ako nakatulala lang. Nagigilty kasi ako sa paglilihim ko kay Leia. Kaibigan ko si Rainiel, pero kaibigan ko din si Leia. At siya ang babae, kaya dapat siya ang kinakampihan ko. Nasabihin ko na sana ang totoo kay Leia, pero pinigilan ako ni Rainiel. Nagkataon na kinailangan namin ni Tisoy ng malaking halaga nun dahil sinisigil na kami ng pinagkakautangan namin. At kay Rainiel kami nakahiram galing sa babae niya. Ang di ko pagsasabi kay Leia ng totoo ang naging kabayaran. Nanatiling tikom ang bibig ko. Isang taon pa ang lumipas ay patuloy pa rin ang maling relasyon ni Rainiel sa babae niya. Madalas ko na rin naririnig ang pag-aaway ng mag-asawa. Sa tuwing ganun, ay tinatanong ko si Tisoy kung tama ba ang ginagawa naming paglilihim kay Leia. Palagi lang nitong sinasagot ay problema na nilang mag-asawa yun. Hanggang isang gabi, pumunta si Leia sa amin ng umiiyak. Bakit Leia? Anong problema? Pagtatanong ko pa rin nito kahit may duda na ako kung bakit. Tama nga ako. Umpisa pa lang may babae nga si Rainiel. Sabi nito habang humihikbi. Sorry Leia, sorry. Hindi ko napigilan na masambit. Bakit ka naman nagsusorry? Sabi nito. Ilang saglit ako nag-isip kung tama ba ang sasabihin ko. Alam ko kasi na may babae si Rainiel. Pag-amin ko na dito. Nakita ko ang pag-iibahan ng rehistro ng mukha ni Leia. Alam mo? Sigaw nito. Oo, matagal na. Pero pinipigilan lang ako ni Rainiel na sabihin sa'yo. Sabi ko habang pilit na pakalmahin siya. Pinagmukha niyo akong tangang lahat. Lalo ka nag-given. Akala ko kaibigan talaga kita. Pero hindi pala. Sinungaling at manuloko ka din. Galit na sumbat nito sa akin. Katulad ng inaasahan ko, ay sobrang nagalit si Leia sa akin. Sinabi pa nito na sana hindi ko maranasan balang araw ang sakit na nararamdaman niya. Lumipas ang mga buwan ay hindi na kami nakikibuan pa ni Leia. Guilty pa rin ako sa aking ginawa kaya hindi ako nagsawa na mag-sorry dito. Kalaunan ay napatawad na rin ako nito. Kahit paano ay nakikibuan na kami pero hindi naka-close katulad ng dati. Hanggang isang araw mukhang binisita na ako ng karma. Nalaman ko na may babae rin si Tisoy. Opo, tama kayo ng dinig. At alam din ni Rainiel, pero hindi sinasabi sa akin. Pinagtakban din niya si Tisoy katulad ng ginawa nito sa kanya noon. Tama nga si Leia. Masakit ang pakiramdam nang napagkaisahan ka. Pinuntahan ko si Leia para sana mahingahan ng sama ng loob. Pero mukhang mali ako ng taong pinuntahan. Alam din pala nito ang pambababae ni Tisoy.
ang pinagkaiba lang namin. Hindi siya naging kasabwat sa pagtatago na tulad ko noon. Narinig lang niya nang di sinasadya at pinili niya na hindi sabihin sa akin. Para daw maramdaman ko din ang sakit na naramdaman niya noon. Sinabi pa nito na quits na daw kami ngayon. Akala ko pa naman na patawad na talaga niya ako, pero hindi pala. Inantay lang niya na makarma ako sa ginawa ko sa kanya. Sayang, sayang ang pagkakaibigan namin. Sa bagay, ako naman ang unang sumira ng pagkakaibigan namin. Kaya nandito na ako sa Malabon ngayon dahil agad ako nakipaghiwalay kay Tisoy nung malaman ko na may babae siya. Huling balita ko kay Leia ay tuluyan na rin silang naghiwalay ni Rainiel matapos nilang subukan na ayusin pa sana ang relasyon nila. Si Tisoy ay patuloy pa rin ang pagsuyo sa akin para bumalik sa kanya. Pero nakapag-desisyon na ako. Ayoko na. Natutunan ko na wala talaga maidudulot na mabuti ang paggawa ng hindi maganda sa iba. Kasi sigurado, babalik at babalik sa'yo kung ano man ang ginawa mo. Hindi man siyang gumanti para sa sarili niya, malamang may gaganti para sa kanya. Sabi nga, kung ano ang binato mo, yun din ang balik sa'yo. Hanggang dito na lang po ang aking kwento. Sana'y minapulot kayong aral sa binahagi ko. Lubos na gumagalang, Given.